Labing limang pulis po ng Quezon City ang sinibak sa kanilang pwesto, mga kaibigan, matapos po na makatakas o pinatakas ito pong mga inchik ho, na bilanggo ha, doon po sa Camp Caringal. Sa Quezon City po yan, ano ho. Kaya pala siguro nagtayo sila ng kwan eh, ng Chinese Help Desk, ha? Para sa mga tatakas. Yan ba ibig sabihin nun? Ngayon, eh eto nga ho, mga kaibigan, na ano tawag dito? Yung 15 pulis ang sinibak sa pwesto, ha? Na dito po sa Quezon City Police District. Pagkatapos na makatakas sa kanila yung bilanggo na inchik, 6 na inchik ang nakatakas sa kanilang custodial facility sa Camp Caringal. Ayan po, ito yung nabanggit natin, ha? Mention lang nung isang araw dahil wala akong nakikita lumalabas sa dyaryo. Ha? Ngayon, ayon dito sa director ng QCPD, si Brigadier General Ronnie Montejo, ha? Ito daw 15 officers na ito, ha? Na naka-assign sa District Mobile Force Battalion ay dinisarmahan kasunod ng pagkatakas, ha? Nito pong 6 na chekwa noong Lunes, ha? At sila raw ay kesyo iimbestigahan for violating the Article 224 of the Revised Penal Code or the evasion through negligence. Negligence. Eh, wala naman maniniwalang makakatakas yan eh. Inchik yan eh. Di ba? Ano yan? Si ano? Si Usmeña, iskapo, mga kaibigan. Paano makakatakas yung inchik? Sige nga, aber. Ha? Eh, tiyak yan, pinatakas yan eh. Paano kung pinatakas? Yung pa rin ba yung kaso? Kasi alam ninyo, mapupunan ninyo, sa tuwing sabit ang pulis, dina-downgrade yung kaso nila. Halimbawa, murder. Ang ipapail nilang kaso, robbery, extortion, ano? Murder, homicide ang ipapail nila. Pero, you know, ano pa, nakasalalay sa determination ng prosecutor, di ba? Ngayon, kung gago yung prosecutor, susunod siya rin sa ano. Kaya ang daming nababaliwalang kaso yung sinasampa sa husgado. Dahil sa ganyan eh, kalokohan eh, mali ang pagkakapail ng kaso. Katulad nung nangyari dun sa ano, dun sa nagbanta kay Presidente Duterte, di ba? Hindi nga natin alam eh, ako suspecha ko rin nung una, yung nag-post na yun na magbabayad daw siya ng 50 million, sa sino mang makakapatay kay Presidente Duterte, hindi ako naniniwalang ano yun eh, on his own ginawa niya yun eh. Ang suspecha ko pa rin doon hanggang ngayon, lalo na ngayong na-dismiss yung kaso. Kwan ho, sila rin na may kagagawan. Di ba? Malay mo, hinutusan lang yun, di ba? Sige, ano mo yan, babayaran ka namin. Gagawa tayo ng drama, ha? Huhulihin ka namin. Total naman, yung kasong yun, hindi rin magtatagumpay. Kasi ang mga MBI, karamihan dyan, abogado yan eh. Di ba? So, alam nila yung batas, di ba? Para makapagsipsip. Hindi naman kasi lahat dyan sipsip eh. Meron kahit saang gubat kasi, kasabihan yun, di ba? Sa lahat ng gubat, may ahas. O kaya sa lahat ng departamento ng gobyerno, maraming sip-sip, di ba? May sip-sip at merong hindi sip-sip. Ngayon,
Alam nyo naman ang panahon, hindi naman ho pagalingan ngayon eh, ng nalalaman, ng kakayahan bilang isang public official, kahit saan kang sektor ng gobyerno, ang umiiral ngayon yung palakasan, padrino system, di ba? Kaya kahit na wala kang nalalaman sa trabaho, tinan si Mocha, ha? Si Brocha, ay este, ano? Mocha, ha? Ano ba alam yan? Eh, minsan, paririnig ko sa inyo ulit yung ano eh, yung investigation sa Senado. Kung ano pinagsasabi niyan, di ba? Nung tinatanong ni Senator Bamakino, halata mo, walang alam eh. Ang alam lang talaga, eh yan, mambuli. Paano? Paano nila nagagawa yan? Kasi yung binubuli nila, walang kapangyarihan. Di ba? Wala sa poder ng kapangyarihan. At kung meron man, eh mas mabababa ang tungkulin. Di ba? Na kayang ma-overpower ng kapangyarihan ni Presidente Duterte. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. Eh ngayon, balik tayo dito. Sabi ko nga sa inyo eh, negligence? Hindi negligence yan pag sinadya mo. Paano kung sinadya? Ano kaso nun? Di ba? Eh, yung style na yan, bulok na yan eh. Yung nakakatakas. Gawain niya sa Bureau of Immigration, mga kaibigan. Ha? Gaano karami nakakatakas diyan sa Bureau of Immigration na nakakulong? Oh, paulit-ulit 'yun ah. Ano ibig mong sabihin do, puro negligence ang kaso noon? Hindi, sinadya lahat 'yun. Ayun naman oh. 'Di ba? Eh sa immigration nga eh, yung mga walang hiya diyan, nasangkot pa yung iba, 'di ba? Nawala na rin yung kaso yung pastillas. Oh. Ito yung mga sindikato ng Inchik eh. Yan sila Dennis Pisngi, ha? Mga kaibigan, na inimbestigahan sa Senado. O ngayon, eh kung ano, halimbawa, nakakulong yung foreigner. Ha? Kukuha kunyari ng kwan, ng passes, magre-request para sa makapagpa-check up sa doktor. Yan. Pagdating sa ospital, kunyari, tatakas. Ano? Anak ka ng mga kaibigan. Kaya ito, bulok ito. Itong sinasabing ito ni General Ronnie Montejo na hepe ng QCPD. Walang naniniwala sa inyo dyan. Gago lang maniniwala sa inyo. Na yung mga yan na takasan, anim? Ha? Anim? Sana kung isa, maniniwala pa ako eh. Eh, anim to eh. Sabay-sabay ginawa eh. Ang pagtakas eh. Ano kayo? Nakalanghap ng pampatulog? Ha? Pare-pareho? Mga kaibigan? Oh. At meron daw administrative investigation. Pagka polis, ganyan. Ang dami rekubeko eh, mga kaibigan. Dahil palusot. Pagkaya, nahuli mo, halimbawa, yung nangyaring sunod-sunod yan, ha, magkakapare-pareho yan, yung hulid up ng mga pulis. Lalo na nung kainitan ng kampanya sa droga, di ba? Pagbibintangan yung tao. Halimbawa, katulad nga nung pagkakadismiss dun sa kaso nung magbibigay daw ng 50 milyones na pabuya sa sino mang makakapatay ng kay Presidente Duterte, pag-aralan niyo yung kasong yun. Kasi maganda yung desisyon ng judge. Tama yung desisyon ng judge. Kasi po, marami ng katulad na desisyon na ganun. Ha? Hindi sa ganung kaso, kundi sa kaso ng droga. Ha? Mga kaibigan, yung mga pinaplantingan ng ebidensya. O, pagdating sa hukuman, madi-dismiss, di ba? Pero, nagdusa yung tao. Ha? Halimbawa, sinasabi natin, ginawa nung yung nagbanta kay Presidente Duterte, talagang ginawa niya eh. Di ba? Kaya lang,
Napawalang sala siya dahil sa technicalities ng batas. Sapagkat hindi sinunod nung mga operatiba yung proseso kung paano dapat mo huhulihin ang isang pinaghihinalaan o suspect, mga kaibigan. Oh, paano mo huhulihin yan? Pwede ba basta-basta dadampot ka na lang ng tao? Kahit tukoy mo na siya gumawa? Eh, ang hirap na lang ipaliwanag ng totohanan nito, mga kaibigan. Kasi baka dumami lalo kriminal eh. Pag pinaliwanag ko sa inyo eh. Iniiwasan nga natin eh. Di ba? Na dumami ang kriminal. O, yun. Ang ibig kong sabihin, dapat naiintindihan ninyo yun. Kasi maganda yun. Katulad nito. O, ang mababaliwala rin ang kaso rito, yun doon sa pinatay na dating marine. Di ba? Yung sa Quezon City. Oh. Eh, Kwan, kinaso lang dun eh. Ano eh? Pinuri pa ng pulis eh, di ba? Ng hierarchy sa PNP. At sinabi nga, yun eh, accomplishment. Pinalalabas na accomplishment. Nakitang-kita mo sa camera kung paano nila pinatay yung kawawang sundalo na naglingkod di sa bayan, di ba? Galing ng Mindanao yun eh. Na nawala na nga sa serbisyo dahil sa nagkaroon na ng ano. Naapektuhan yung utak. Oh, dahil sa pakikipaglaban, di ba? Isipin ninyo yan. Mabuti na lang na bago yung kwan. Pagdating sa hindi ko malaman kung sa piskal o sa husgado. Ang MBI pala, ang MBI din. Ang siyang nagsampa ng kasong murder. Pinipilit ng mga yun eh. Ano yun? Accomplishment ng mga pulis, mga kaibigan. O ngayon, kaya naniniwala tayo, merong posibilidad na yung nangyari dun sa nag-offer ng 50 milyon, mga kaibigan, para po sa sino raw na makakapatay kay Presidente Duterte? Parang ano lang eh, gawa-gawa lang eh. Ha? Oh. Kaya na-dismiss. Kasi ang mga nasa MBI, karamihan dyan, abogado eh. Ha? Alam nila kung paanong ang pagpapatupad ng ang implementation ng pag-aresto, ha? Yung execution ng pag-aresto, at saka ano-ano mga ebidensya mong ipoproduce, di ba? Eh, dun sa kaso na yun, sabi nung judge, eh, ano yun eh, wala, inadmissible sa court yung kanilang ipinresintang ebidensya laban dun sa nagbanta. O, hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya, paano nangyari yun eh? MBI sila, di ba? Kaya pinagdududahan nang iba na baka yun eh sinakulo lang yun. Siete palabras, ha? Ang tawag, mga kaibigan. Wala namang mahal na araw gumagawa ng sinakulo para sila mapansin ng presidente. Gagawa ng senaryo, di ba? Gagawa ng script parang pelikula, di ba? Tapos hindi ka panipaniwala. Pagdating sa bandang huli, patay ang bida, mga kaibigan. Kumbaga, napanood na natin sa pelikula. Kaya, ganun din ito eh. Tingnan ninyo, yung mga nai-involve sa huli dap, di ba, yung sa Muntinlupa. Natatanda ninyo, nung si Eliasar pa ang NCRPO chief, merong inaresto na magka-live-in. Patapos, sinamsam nila yung mga kagamitan, tsaka pera. Pagkatapos, hindi kinakasuhan, yung lalaki, pinakawalan nila. Yung babae, naiwan sa custody ng mga pulis. Walang kaso. Ilang araw yun. Kaya pinakawalan yung lalaki, pinagpuproduce nila, pinagahanap nila ng pantubos.
para palayain yung kanyang kabit, di ba? Oh, nahuli, nahuli raw sila sa droga. Pero kahit totoo pang may droga yun, pero mali yung ginawa ninyo, mababaliwala kung isang pamuman yan, yung kasong yan. Pero yung kwento nun, ang nangyari, pinakawalan yung lalaki. Okay, manap ka ng pantubos. Nag-ano sila, nag-negotiation sila. Nagkukunwari yung lalaki na wala akong ma-produce na ganyang kalaki. Hanggang sa bumaba na yung presyo kumpara dun sa unang hinihingi, napapayag sa pamamagitan ng text. Nagte-text kundi mga gago yung pulis. Ha? Talagang ano eh, buwis-buhay ang ginagawa eh. Magkapera lang eh. O, yung pala nakapagsumbong sa NCRPO, yung lalaki. O, at ikinasa ngayon yung entrapment sa kanila. Nilusob sila ng mga taga-NCRPO dun sa mismong headquarters ng Muntinlupa Police. O, napanood nyo sa TV yan, di ba? Akalain nyo ano kaso nila ron? Robbery extortion. O, kayo tatanungin ko, kung hindi police yun, robbery extortion ba yun? Hindi ba kidnap or ransom yun? Hindi ba? Hinold mo yung tao nang wala kang kinakaso, pagkatapos, eh, humihingi ka ng pera kapalit ng kalayaan ng isang tao. Ano yun? Maliwanag yun eh. Dapat yun, no bail yun eh. Pasok agad sa kulungan yun eh. Di ba? Mga kaibigan, oh, kumustahin yung kaso kung buhay pa yung kaso nun. Wala nang balita, di ba? Mga kaibigan, sa Muntinlupa nangyari yan. Pag nahuli, pag sila nahuli, eh, kwan, robbery extortion lang ang kaso. Kasi may isa pang kaso, yung arbitrary. Arbitrary yun eh. Yung detention laban sa mga police. Eh ano yung arbitrary? Kidnapping ang katumbas nun. Magkapareho lang ng kaso yun. Nang bigat ng kaso. O, pero ipapail sa'yo, robbery extortion daw. Extortion, ransom. Layo naman ang extortion sa ransom. Di ba? O, mga kaibigan, ngayon, ito daw mga pulis nito na natakasan o nagpatakas. Mas kapanipaniwalang pinatakas yan. Sipin mo, anim, sabay-sabay tumakas. Ano yun? Ha? Mga kaibigan, laking kalukuhan nun. Di ba? Anim, pare-pareho nakatakas, sabay-sabay. Aba. Tulog na tulog sila noon, noong mga sandaling yun, mga kaibigan. O nagtutulog-tulugan. Di ba ba? Susma, kami pa lolokohin ninyo eh. Tagal na namin dyan sa ganyang pagbabalita ng mga ganyan. Ha? Ngayon, ito ang mga inchik. Pinangalanan pa yung mga inchik eh. Ito daw anim na inchik, si Sang Yi Sing, Lu Dongjin, Song Kicheng, Lu Yinliang, Wang Yongqiao, at Chen Bin. Saan mo hanapin to? Ha? Saan nyo hanapin ngayon to? Oh. Ayon dito kay Montejo, ito daw anim na nakatakas na ito. Ha? E kabilang din sa 342 incheck na nahuli ng Bureau of Immigration noong Disyembre lang dahil sa pagtatrabaho ng walang kaukulang working permit at visa. O, kita na ninyo? O, edi sabit pa ngayon ng immigration dito. Di ba? Paano napalaya ito? Pagka nahuli ka, working without permit, automatic deportation yan.
Ibig sabihin, hindi na ipadeport. Bakit? Eh siguro, hindi natin alam kung at that time o nung sila'y mahuli naman ng pulis, eh meron na silang kaukulang papeles. Hindi binabanggit dito eh. Diba? Pero sila ay kasama doon sa 342 foreign nationals na hinuli ng immigration noong Disyembre dahil nga po sa walang working permit, nagtatrabaho, at wala pang kaukulang visa. Diba? O, kasi lahat ng kalokohan dito nangyari sa administrasyon ni Presidente Duterte. Puro ang sasabihin niya pagsabit, ang sasabihin niya lagi, mabaitaan niya yan. Ha? No, walang corruption yan. Oh, paano nag-umpisa? Itong mga incheck, sa totoo lang ha, may balita tayo. Itong buwan ng Hunyo kahit bawal, tuloy ang pasok ng mga incheck. Ha? Eh kailan to? Yung makalawa yata, kahapon. Diyan dinadala o sa Soler Hotel. May buffet dyan o. Pagdating ng mga incheck. Ha? Nagkakagulo pa sa paglamon eh. Pag nakakita ng hipon eh, talagang nag-aagawan sa pagkuha ng hipon, mga kaibigan. Oh, ngayon, nahuli na pala ng immigration. O di ibig sabihin eh, sabit ang immigration dito, di ba? Oh, bakit ito nangyari na tayo pinasok na ng mga incheck? Ha? Ito'y nangyari lamang sa administrasyon ngayon. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit lang tayo. Dahil doon sa tinatawag nilang visa upon arrival. Ang incheck ho, inabot ko mula panahon ni Marcos hanggang sa sinundang administrasyon, basta incheck ka, Chinese national ka, hindi ka makakapasok sa Pilipinas nang wala kang visa na galing sa ating konsulado o embassy natin sa kanilang bansa, sa China. Di ba? May embassy tayo ron. Ibig sabihin, kailangan, bago ka makapasok dito, mabigyan ka ng visa ron. Di ba? Oh. Bakit to? Kasi sila, mula pa sa panahon ni Marcos, itinuturing niya ng mga restricted nationality. Kabilang sila sa kategorya na yun. Unang-una, dahil communist, country yan eh. Di ba? Restricted. Karamihan kasi dyan, pag nakalabas na, dahil komunista ng bansa yan, gusto nilang makalayas dyan, makatakas dyan, hindi naalis yan dito. Di ba? Hindi naalis. Magtatago na yan. Nung araw nga eh, kahit sa panahon ni dating Pangulong Marcos, nangyayari naman yung human smuggling ng mga incheck. Nung araw, ang modus dyan eh, dinadala sa Isabela. Ha? Diba? Dati kasi, probinsya talaga yan. Di katulad ngayon na ano na yan. Parang nandito ka na rin lang sa Maynila, diba? Yung mga probinsya natin ngayon. Urbanized na sila, diba? Ngayon eh, mga kaibigan, doon yan, mamamalagi sa Isabela hanggang sa matutong mag-Tagalog. Ha? Eh kasi yung governor doon, incheck eh. Diba? Si Governor D. Oh, mga kaibigan, pagka yan, marunong na mag-Tagalog yan, luluwas na yan dito sa Maynila. May mga kakilala, kamag-anak yan, na nandyan sa Binondo, mga kaibigan. Oh, hahalo na sa tao yan. Ha? Ganun dati. Na-expose siya nun eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, dito sa panahon, hindi eh. Alam nyo, ginawa? Ni walang legislation ito ah. Hindi ito dumaan sa legislation. Nag-issue lamang itong si
Yung si Vitaliano Aguirre, nung siya ang kauna-unahang itinalagang DOJ sekwata, secretary, di ba? Kuano, gumawa ng parang executive order, mga kaibigan, na visa upon arrival ang mga Chinese. Oh. Ibig niyo sabihin eh, gagawin niya ba yun on his own? Nang walang permiso sa itaas? Mga kaibigan? Kaya, libre nang nakapasok ang mga incheck. Hindi na nila kailangan pang kumuha, mag-secure ng visa sa ating embassy at sa ating konsulada. Ha? Diretso na, bibili na lang ng ticket. At doon sa airport, bibigyan sila ng visa. Tatatakan sila for 2 weeks yata o 1 buwan. Ganyan. Pwede sila mamalagi rito. Samantalang noon, nung umiiral yung dati, nung wala pa yung ginagawa ni Vitaliano Aguirre, mga kaibigan, dalawa, tatlong araw lang sila pwedeng manatili sa Pilipinas eh. Binabantayan pa sila ng immigration. Ha, kung saan sila pumupunta, may sumusunod sa kanila. At yung kanilang passport, hindi nila dala. Naka-custody yan doon sa immigration. Meron silang tawag dyan eh, dati. Itatago ng immigration yon. At ibabalik lang sa kanila yon pagpalabas na sila ng bansa. May escort silang mga agent ng immigration para hindi sila makatakas. O ganyan dati. Akalain ninyo, binuksan. Kaya ang daming kumita dyan, yan yung binabanatan natin yan eh. Hanggang sa magkaroon ng investigasyon sa Senado. At lumabas nga po yung pastillas, racket, di ba? Ng immigration. Pero yun, maliita na yun. Itong ginawang visa upon arrival na ito, kumita ng malaki dito, immigration, Department of Justice, yung mga corrupt sa immigration, pinagbibigyan ng pwesto para sila kumita. Di ba yung mag-ama na, ang pangalan nun? Kilala ko yung tatay nun eh. Yung isa, yung komandidato rito sa Muntinlupa, talo noong nakaraang eleksyon. Pero patuloy siyang nakikinabang sa immigration. Ang laki ng perang nakuha nila dyan. Iniipon pa nga eh, dahil ipangkakampanya raw nun eh, si Marinas. Mga kaibigan, yung tatay nun eh, yung Maynard, nung araw eh, nagko-cover kami dyan sa panahon pa ni Munding Reyes, nung panahon ni Presidente Marcos. Ang kabarkada namin, yung commissioner dyan eh. Ha? Kabarkada namin sa Manila Hilton eh, si dating commissioner Edmundo Reyes eh. Yan, yung tatay niya, no? Hanggang sa nung panahon ni Gloria, na mayagpag yun. Dahil na nakaupo sa immigration to si Andrea Domingo, mga kaibigan. Ha? Lintik ang mukha nun eh. Tatakba mo talaga ng dyaryo eh. Iksipin mo, masikmura niyan. Saan ba tayo napunta? Ngayon, ito sinasabi natin. Sila po, ito ha, ang sabi ng polis, ito mga nakatakas kuno na mga 6 na inchiku ito sa Quezon City. Mga kaibigan, sa custody ng polis. Kesyo na-discovery daw nila. Ha? Siguro, kaya sila nahuli. Hindi ko alam, hindi nilagay rito. Paano bang dahilan? Ba't nila inuli ito? Di ba? Kasi usually, pagka mga foreign nationals, alimbawa, may ginawang krimen, investigaan ka ng polis, di ba? Pero, eventually, i-turn over ka sa immigration. Ha? At ikukulong ka sa detention cell ng immigration. Ito, hindi sinasabi kasi dito
Kung ano ang dahilan, bakit hinuli itong anim na ito at tinulong nila. Pero sabi dito sa balita, ayon daw dito sa hepi ng pulis, na-discovery daw na itong anim na ito ay nagtatrabaho sa pogo na hindi lisensyado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ibig sabihin, illegal na pogo. Eh, sangkater ba yung illegal na pogo eh? Mga kaibigan eh. Pero wala tayo nabalitaan na hinuhuli ang mga pogo. Di ba? O sila, hinuli. Pero yung nag-ooperate ng pogo, hindi naman nila binabanggit kung sinara nila. Di ba? Mga kaibigan, tatapating ko kayo nung ako nagbibiyahe papuntang istasyon noon. Gabi, di ba? Wala nang mga sasakyan. Oh. Alam mo ninyo, dumadaan ako sa checkpoint. Ha, papunta at pabalik. Dadaan ka sa proseso ng checkpoint. Pero, ang dami kong kasabay. Mga incheck. VIP sila, dire-diretso sila. Sipin ninyo yan. Kaya, during yung quarantine, yung lockdown, hindi naman ho huminto yung pogo. Eh. Sinasabi lang nila huminto yan. Eh. Hindi ho nahinto yung pogo, mga kaibigan. Tuloy-tuloy ho yan. Kasi yung mga sasakyan nila, madali mo ma-identify. Eh. Yan yung mga karamihan, eh, ban. Di ba? Yung mga high-ace commuter na high-ace. Pare-pareho yan. Itim, puti. Ha? Basta yan, nakita mong bumibiyahe, mga inchikan sa kanyan. Papunta sa Pogo at saka iatid sila sa kanilang mga tinutuluyang bahay. Oh, mga kaibigan. Kunyari, ang daming ospital na nang incheck, nahuli rito, underground hospital. Nagtataka tayo, hanggang ngayon, palaki ng palaki ang bilang ng mga may sakit at nagkakasakit ng COVID. Tumataas ang bilang. Hindi pa nga accurate yan eh. Yung nire-report ng DOH, ha? Hindi pa, ano yan ha? Hindi pa yan yung totoo. Di ba? Ayon mismo kay Dr. Yung tinanggal nila sa pwesto. Yung pinag-resign nila. Ano pangalan nun? Si Dr. Tony Liachon, mga kaibigan. Oh, di ba siya nagsabi na walang wala itong kwan? Ano tawag mo? Sense of urgency. Parang ganon, di ba? Oh. Yun din yung sinabi ni Vice President Lenny Robredo. Obvious ba? Eh ako nga eh, sabi ko sa inyo eh. Galing ako kami ng Japan eh. Di ba? January, katapusan kami umuwi. Bumalik ako sa radyo, mga uno, ganon, di ba? Ng Pebrero. Oh. Pagbalik natin, kasi nga po, nakita na natin ang mga balita sa ibang bansa na naunang kumalat ang COVID. Sa mga bansa na naunang nagkaroon ng COVID. Kaya isang buwan at kalahati simula nung February 1 na yan, gabi-gabi nating ipinapayo sa gobyerno, hinihimok ang gobyerno na ipatupad nyo na kung ano yung pinatutupad ngayon na paghihigpit na sa ibang bansa. Huwag na nating antayin na magkaroon ng kaso rito sa Pilipinas. Dahil magiging mabilis ang pagkalat niyan at magiging huli na ang lahat. Ha? Kung hindi nating kaagad-agad susundan yung mga ginawa sa ibang bansa. Di ba? O isipin nyo isang buwan at kalahati.
Kailan sila nagdeklara ng lockdown? March 15. Lahat ng dapat nilang gawin, sinabi ko sa radyo, ha? Isara na ninyo eskwela kasi ginawa sa Japan eh. Immediately, in order ang closure ng mga mga eskwelahan. Lahat. Oh, di ba? Kung kailangan, ipatigil na ang flight ng mga aeroplano. Lahat yan sinabi natin eh. Pero kailan na lahat nila ginawa yan? After March 15 na, mga kaibigan. Ano tawag mo ron? Sense of urgency. Hindi ho ba? Oh, ngayon na lang nila napuna. Ngayon na lang sinabi ni Dr. Leachon. Pero ang totoo, yung sinabi niyang yun, yun ang ikinababahala natin isang buwan at kalahati pa bago kumilos ang gobyerno. Lahat yun sinasabi na natin. Kaya obvious ba totoo yan? Ha? Tapos to si Locsino, binasto si Vice President Lenny Robredo, tapos humihingi ng apology, kunyari. E paano yun? Nabastos mo na yung tao eh. Mababawi mo pa ba yung pambabastos mo? May babalik mo pa ba yun? Eh kahit dilaan mo pa ang talampakan ni Vice President Lenny Robredo, the damage has been done. Ha? Nailabas mo na ang iyong tunay na pagkatao. At sa mga listeners ngayon, binabati ko ang iyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohan ng pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! So ngayon, itong ang airport, ang daming bumabatikos dito kasi nga po, hindi natin maintindihan itong gobyerno, itong administrasyon. Yung gobyerno, nandiyan na yan eh. Yung nasa administrasyon. Bakit lahat na lamang kasi, yan din ang sinabi natin kagabi, eh, nang makakapaghati sa bayan, ha? Eh, ginagawa nitong mga nasa administrasyon. At sila mismo ang lumalabag sa panawagan nila na tayo magkaisa. Eh mabuti pa tayo, totohanan yung panawagan natin eh. Ano panawagan natin? Magkaisa tayo. Paano? Huwag na tayong isang tabi na natin. Panahon na para limutin muna natin ang Marcos ka, kung ikaw ay may pwesto sa gobyerno, maka Marcos ka o kaya maka Aquino ka. Wala ho tayong premyo ron eh. Kasi yun mismo, maghahati sa atin yun. Hindi nating kailangang magkawatak-watak tayo mga Pilipino, especially ngayon. Kaya natin inilalatag yung mga issue tungkol laban sa mga incheck. Natunay nating kalaban sapagkat nanganganib na ang ating bansa, mga kaibigan. Eh lahat na, nagagawa na nila dito. Nauutusan na nila ang gobyerno na ang isulong ng mga programa eh yung mga programa na sila at ang kanilang ekonomiya ang makikinabang sa halip na
tinulungan ang ating mga kababayang jeepney driver. Diyan, kitang-kita mo na eh. Baliwala ang buhay nito mga driver at ng kanilang pamilya. Pero magtaka kayo. Nung nagbanta, itong mga leader ng jeepney operators and drivers na kanilang ibabalandra na lang ang kanilang mga jeep kung ayaw silang payagan at mas bibigyan ng prioridad na makabiyahe yung mga sinasabi nilang ipapalit sa jeepney. Ha? Eh babalagbag na lang namin ang mga sasakyan namin. Susunugin na lang namin yan sa harap ng LTFRB. Natakot o hindi natakot ang gobyerno? Natakot sila. Katunayan, Quezon sa Lunes daw yata, papayagan na. Ang daming pautot, ang daming kuan. Ang daming kuan, no? May mga ano-ano. Ha? Papayagan na nila. Ano to, gobyernong ito, kailangan takutin mo, gano'n? Kailangan makipagtakutan ka para dinggin nila yung balidong hinaing. Isipin mong mangyayari, susunugin na lang yung mga jeep. Ha? Total eh, hindi na kami makapagtatrabaho, hindi aani namin yung jeep, di ba? Sunugin na lang namin. Kaya lang, gusto namin mapanood nyo. Sa harap na ninyo, susunugin namin. Yun ang ibig sabihin, di ba? Wala na. Ito naman mga ito, yun nga sinasabi natin. Inchik na eh. Sabi ko nga sa inyo, sa media, para malaman mo kung ang mga nasa media merong pagmamahal sa bayan, may nasyonalismo, mga kaibigan. Malalaman mo eh. Paano? Alukin mo ng commercial. Malaki, commercial lang incheck, mga Huawei, ha? Commercial, advertisement. O kaya, abutan mo ng payola. Ha? Pag tinanggap nila yan, yan yung mga traitor. Yun yung sinasabi ko na hindi katulad ng ibang bansa, sa ibang mga bansa, hindi absoluto rin ang mga media laging nasa gitna. Kapag ka interest ng bansa mo, wala kang karapatang gumitna. Di ba? Yung isang lukulukong congressman nagtanong kay Gabby Lopez kung magkakageraan niya ang Amerika at Pilipinas. Kung mag-match peto, parang kung magbo-boxing si Pacquiao at si Weng Weng, ang kalaban, kanino kakakampi? Di ba? Parang ganun ang tanong niya. Magkakagera daw ang Amerika at saka Pilipinas, kanino kakakampi? Lintik ang tanong nito eh. Mga kaibigan eh, di ba? Wala kang karapatang mamili. Yun ang tunay. Isa lang ang pagpipilian mo pagdating sa ang nakasalalay na ay ang kapakanan at interes ng iyong bansa. Wala kang karapatang mamili kung kanino ka kakampi. Kanino ka kakampi? Kakampi ka sa sarili mo. Eh, mahirap ngayon. Sabi ko nga eh, siguro dapat i-lockdown na tayo ng hanggang 2022.
Kasi hanggang salita lang naman yan eh. Yung mga Pilipino, yun nga dapat nilang ipagpasalamat eh. Dahil ang mga Pilipino, ulo na lang ng tuyo ang kinakain yan. Hindi niya ipagpapalit yan sa magandang kapalaran niya. Hindi niya ipaglalaban ang kanyang bansa alang-alang sa ulo ng tuyo na nakakain niya pa. Ganyan ang mga Pilipino. Mga walang buto sa gulugod. Maalala ko, pagkatapos natin sabihin kahapon niyang ang mga Pilipino, karamihan, mga walang buto sa gulugod. May nagpadala sa akin ng cartoon. Yung parang editorial cartoon ito eh. Galing daw ito sa Vietnam. Sa pahayagan doon sa Vietnam. Ang nando doon sa cartoon na yun, nakatalikod Vietnamese. Tapos, harap niya si President Duterte. Tinadyakan sa Yagbols. Ang sabi dun sa letrang nakasulat, ipinagtatanggol namin yung West Philippine Sea at ang kapakanan ninyong mga Pilipino. Pagkatapos ikaw, wala kang leader ka, wala kang buto sa gulugod. Yun ang nakasulat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Itong gobyerno, divisive ito, kaya pagdating ng 2022, huwag tayong pumili ng susunod na mamumuno sa atin, nahahatiin tayong mga Pilipino. Ano magagawa na pa ni Marcos at ni Aquino? Wala na sila magagawa. Sila'y magsisilbi na lamang na alaala sa atin at pwede nating sundan yung kung ano yung maganda nila na ginawa. Di ba? Kung meron kang... Pero pagka ang kandidato, kumampanya, ako si ganito, yung iboboto yan, ha? Kandidato ni Marcos yan eh. Kandidato yan ni Aquino eh. Huwag na kayong maniwala. Ang hindi nyo alam ngayon, sinasadya na yan, issue na yan, ay palutangin. Bakit? Makakapag-divide yan eh, sa Pilipino. Kapag divided ang Pilipino, kita mo lahat nagagawa ng inchik dito. Bakit? Watak tayo eh. Ha? Marami rin Pilipino pabor sa inchik eh. Bakit? Pabor sila rin sa nakaupo ngayon eh. Diyan sila nabubuhay eh. Diyan sila magkakamal, kamukha niyang DOTR. Diba? LTFRB. Diyan sila kikita eh. Sikmura lang yan. Walang mga patriotism yan. Ang mahalaga sa kanila, sikmura nila. Diba? Pero kung ang bansa natin, ang mga mamamayan ay sisikaping magkaisa. Kahit pa sabihin mo, yun nga yung sinasabi natin sa ibang bansa, lahat ng bansa, mapapansin mo, pag-involve na ang sariling interest ng bansa, magkakaisa sila. Pareho sila ng paninindigan. Kahit nasa media ka, interest ng bansa, hindi ako pwedeng magbigay ng side na yun. Gagawa na ako ng paninindigan ko. Ang paninindigan ko'y
kinakailangang laging nakapanig sa interes ng aking bansa. Media, mga kaibigan, wala yan. Sabi ko nga sa inyo, madali namang malaman yan eh. Kung yan mga yan, may natitira pang patriotism eh, mga kaibigan eh. Kaya madali tayong hatiin eh. Meron ngang video, si Cayetano kausap si Mocha, tsaka yung isang mochacho. Tinuturo ni Cayetano sikreto raw sa media. Yun daw pala, alam niya, interview, pinagbibili pala ng media yung interview. Kaya kayo magtaka. Yung mga interview-interview sa malalaking istasyon, di ba? Bakit daw? Kasi yung gusto mong itanong sa'yo, ikaw ang magbibigay. Kasi binebenta nila yung interview. Kaya yung daming forum dyan, binebenta eh. Sabi ko nga eh, hindi naman forum yan eh. Yan, yan, anya. Katayan ang katotohanan yan eh. Forum. Mga indoropot kayo. Inabot ko mga forum na matitino dito. Mga no holds barred. May babatiin tayo ha, na nagdiriwang po ng kaarawan ngayon, mga kaibigan. Nais natin batiin sa kanyang 76th birthday ngayon. Ha? Si Ginoong Harry Vitale ng Glendale, California. Ha? Birthday, biyena niya niya ni ni katropa nating Oscar De Jesus, ha? 76 years old na pala si Mr. Harry Vitale ng Glendale, California. At dahil birthday niya ngayon, ha? Meron tayong handog na awitin, hindi lamang kay Mr. Vitale, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, narito po ang aming pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy Birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Binabati ko rin ho, mga kaibigan, ha? Binabati natin si Federico Discipulo Baltazar na nasa Canada at si Reni Baltazar ng San Pedro, Laguna. Sila po ay kapatid ni Lourdes Baltazar Cruz ng San Diego, California. Ang buting may bahay yan ni Joel Cruz, ha? Mga kaibigan natin, nakilala natin nung sila po ay umuwi dito sa Pilipinas para magbakasyon. Eh, nakita naman nila ang takbo ng Pilipinas eh. Nadismaya din sila eh, mga kaibigan. Di ba? O nga pala mga kaibigan, ako ho ay mag-aanyaya sa inyo na mag-subscribe po kayo doon sa ating YouTube channel, ha? Lapid Fire ni Percy Lapid. Hanapin nyo lang sa YouTube, ha? Lapid Fire ni Percy Lapid. At hanapin nyo yung subscribe, i-click ninyo. Wala naman hong bayad yun, di ba? Eh, sagutan nyo kung ano yung gustong itanong doon, di ba? Yun lang yun. Para tayo makapagpatuloy at malapit na ho, ilang araw na lang ang bibilangin, magbabalik na tayo
sa radyo sa ibang himpilan. Magandang yumaga, General Simato. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-api, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-api, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.